Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at tuminsan kailangan ang basahin ng dalawa o tatlong beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang simula ng ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, nang magbalik si David buhat sa matagumpay na pakikidigma laban sa mga Amalesita, tumigil siya ng 2 araw sa Siklag, 3 araw pagkamatay ni Saul. Dumating buhat sa labanan ang isang lalaking punit ang kasuotan at puno ng alikabok ang ulo. Lumapit ito kay David at nagpatira pa bilang pagbibigay galang. "Saan ka buhat?" tanong ni David. "Tumakas po ako sa hukbo ng Israel," tugon ng lalaki. "Bakit? Ano ba ang nangyari?" tanong ni David. "Napaurong po sa labanan ang hukbo at maraming kawal ang napatay. Napatay rin po ang mag-amang Saul at Jonathan," tugon ng lalaki. Winarak ni David ang kanyang kasuotan bilang tanda ng kalungkutan sa nangyari. Gayun din ang ginawa ng mga naroon. Dinago kanila ang kanilang dibdib at sila'y nanangis. Nag-ayuno sila at nagluksa hanggang gabi. Sapagkat si Saul, ang anak nitong si Jonathan at ang iba pang lingkod ng Panginoon sa bansang Israel ay nasawi sa labanan. At sinabi ni David, "Karangalan ng Israel sa Burol ay niyurakan nang ang iyong mga lingkod ay masawi sa labanan. Si Saul at Jonathan ay uliran na mag-ama. Sa buhay at kamatayan ay palaging magkasama. Bilis nila ay di hamak mabilis pa sa agila. Mahigit pa kay sa leon ang lakas na taglay nila. Kayong mga anak ng Israel, ang babae magsitangis sa pagpanaw niyong Saul na sa inyo'y nagparamit. Nang magandang kasuotan, mahiyas na nakakabit. Ang kawal ay masdan ninyo kung bumagsak sa labanan. Ganyan napansin sa Burol nang bumagsak si Jonathan. Dahilan sa pagpanaw mo, ngayon ako'y nagluluksa. Pagkat ikaw ay mahal ko at sa iyo'y humahanga. Ang pag-ibig na ukol mo sa akin ay pambihira, mahigpit pa sa pag-ibig ng babaeng minumutya. Sa larangan ng labanay, nabuwal ang mga kawal. Ang sandatang taglay nila ay wala ng kabuluhan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dumating ang wakas ni Haring Saul nung siya ay mamatay sa digmaan laban sa mga Pelisteo sa bundok ng Gilboa. Nabalitaan ni David ang kanyang kamatayan nung may nagbalita sa kanya sa kampo niya sa Siklag. Pati si Jonathan na anak ni Saul ay namatay at natalo ang hukbo ng mga Israelita. Lubhang nalungkot si David sa balitang ito. At siya ay umawit ng isang dirge, isang awit ng pagtangis. Dito inilarawan niya ang kagitingan ni Saul at ni Jonathan. Magaling silang mandirigma at kasama silang nasawi sa labanan. Sa awit na ito, pinakita ni David ang kanyang paghanga sa mag-ama at ang kanyang katapatan sa kanyang hari. Kahit na siya ay inuusig ni Saul at gustong patayin, may paggalang pa rin siya sa haring hinirang ng Diyos at tubhang nalungkot siya sa kanyang pagkamatay.
Si Saul ang unang hari ng bayan ng Israel. Malungkot ang kanyang katapusan. Namatay siya sa digmaan at ang kaharian ay hindi na ipasa sa kanyang pamilya. Naging bigo ang unang pagtatangka ng Israel na magkaroon ng hari. Mas naging successful ito sa susunod na hari na si David. Naging matagumpay siya sa mga kaaway na Pilisteo, napalawak niya ang teritoryo ng kaharian, at ang paghahari niya ay naipasa niya sa kanyang pamilya. Nagkaroon ng successful succession kay David. Alam naman natin bakit nabigo si Saul bilang hari. Hindi tapat ang kanyang puso na sumunod sa Diyos. Pinapakita dito na ang paghahari sa Israel ay kakaiba sa paghahari sa ibang mga bansa. Sa Israel, may mas mataas pa kaysa hari at yan ay ang Diyos. Ang tunay na hari ng Israel ay ang Panginoon. Ang hari nila ay representative lang ni Yahweh. Kaya kung hindi siya tapat kay Yahweh, magiging bigo ang paghahari niya. Ang Panginoon na nagbibigay ng katatagan sa pamumuno hanggang ngayon. Ang problema sa ating secular culture ngayon ay isinasantabi natin ang Diyos sa ating public life. Hindi ito tama. Ang Diyos ay Panginoon ng lahat, pati na ng political life. Hindi hiwalay ang politika sa Diyos. Ang politika ay nasa ilalim din ng batas ng Diyos. O Diyos, Ikaw ang Panginoon ng kasaysayan. Hawak mo ang kasaysayan ng mundo at ng mga bansa. Tulungan mo kaming kilalanin namin ito at ipaubaya namin ang aming bayan sa iyo. Maging masunurin sana ang aming mga leader sa iyo. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.